Magandang araw. Ako po si Roland S. Lantong. Andito na naman po tayo sa ating buwanang EFDS Topic 27. Ang tatalakayin po natin ay, sama-sama, TB-free pamilya. Mga bagay-bagay tungkol sa mga baga. Gaano kalusog ang inyong mga baga? Ayon sa Philippine Statistics Authority, o PSA, maraming Pilipino ang nagkakasakit na may kinalaman sa ating mga baga, tulad ng pneumonia, at tuberculosis o TB. Kaya naman, mahalagang alagaan natin ang ating mga baga. Malaking tulong sa pagpapanatili ng malusog na mga baga, tayo ay iiwas o hindi maninigarilyo, may sapat na nutrisyon, may regular na ehersisyo, at laging nagpapakonsulta sa ating primary care providers, tulad ng nurse, midwife at doktor, sa ating mga health centers. Kumusta ba, ga? Dalawa ang iyong mga baga. Mas malaki ang kanan kaysa kaliwa. Pareho silang mahalaga. Sa iyong araw-araw na paghinga, hindi mo na mamalayan. Sa bawat minuto ng iyong buhay, ikay humihinga ng 12-20 beses. Delikado pag sobrang bagal. Sobrang bilis. Kuling nabuo ang mga baga mo nang baby ka pa sa sinapupunan. Pero una silang tumatandat. Kumihina kapag 30 anyos ka na. Laging target ng mga mikrobyo. Sa hangin umaaligi. Kaya mga baga mo'y sa x-ray taon-taon ipasilip. Ano ang tuberculosis o TB? Ang TB ay isang sakit na sanhi ng bakteriyang tinatawag na Mycobacterium tuberculosis. Inaatake ng mga bakterya kadalasan ang mga baga, pero pwede ring maapektuhan ang ibang mga bahagi ng katawan, tulad ng utak, leeg, tiyan, o buto. Ano-ano ang mga karaniwang sintomas ng TB? Posibleng may TB ka kung umabot na sa 2 linggo, o higit pa ang isa sa mga sumusunod. Una, ubong di mawala-wala. Ikalawa, lagnat na di maipaliwanag. Ikatlo, pamamayat kahit di naman nagpapayat. Ikaapat, pagpapawis sa gabi kahit di naman mainit ang panahon. Kung meron ka ng isa sa mga sintomas na ito, ipaalam agad sa iyong health worker, dahil baka nahawaan ka ng sakit na tuberculosis, o TB. Pag TB, konsult tayo sa ating primary care providers. Ang TB ay nagagamot. Libre ang gamutan sa ating pampublikong health center, clinic o ospital. Dapat ay agad mo itong maagapan para hindi makahawas sa iba. Paano nahahawaan ng TB? Kung hindi pa nagpapagamot, kayang makahawa ng 10 iba pang mga tao, ang isang taong may TB. Ganyan kabagsik ang Mycobacterium tuberculosis, ang bakteriyang sanhi ng TB. Kapag umubo, bumahing, dumura, o nagsalita ang isang taong may aktibong sakit na TB, sama-sama sa hangin ang bakterya, at pwedeng malanghap ng ibang tao sa bahay o trabaho. Tandaan, hindi naipapasa ang TB sa pakikipagkamay, paggamit ng kubyertos, pakikipaghalikan. Hindi na ipapamana ang TB sa mga anak. Paano ba nagkakaroon ng TB ang isang tao? Una, hawa-hawa muna. Ikalawa, matutulog ang bakterya. Ikatlo, sa paghinga ng resistensya, magigising ang bakterya, dadami at maghahasik ng sakit. Ano ang iba't ibang uri ng TB? May iba't ibang uri ng TB, depende kung saan aatake ang bakterya. May 2 uri ng TB, ayon naman sa uri ng TB bakterya, at uri ng gamot na panlaban dito.
Drug-susceptible TB, o DSTB. Tumatagal ng 6 hanggang 12 buwan ang gamutan laban sa DSTB. Drug-resistant TB, o DRTB. Tumatagal ng 9 hanggang 20 buwan ang gamutan laban sa DRTB. Nagagamot ba ang TB? Ang TB ay nagagamot. Mahalagang huwag magmintis sa gamutan. Magtiwala sa ating primary care providers. Gagabayan ka nila sa iyong paglalakbay para maging TB-free. Paano ginagamot ang TB? Consult tayo sa health center, clinic, o ospital. Una, susuriin kung mayroon kang sintomas ng TB. Aalamin kung mataas ang tsansa mong nahawaan lalo na kung ikaw ay senior citizen, contact ng isang taong may TB, dating nakat-B, may sakit na diabetes, HIV, cancer o sakit sa bato o atay, nagsisigarilyo, o underweight. Ikalawa, magpa-chest x-ray. Ikatlo, ipasuri ang plema para matiyak kung may TB ka nga. Ikaapat, kung may TB, alamin kung anong uri ng TB ang iyong nakuha. Ikalima, huwag uminom ng kung ano-anong gamot nang walang payo ng doktor. Ikaanim, huwag magmintis sa gamutan. Tapusin ang gamutan. Ikapito, kumanap ng iyong treatment supporter na gag-abay sa iyong pag-inom ng gamot. Ikawalo, kung makaranas ng side effects, sabihan ang iyong treatment supporter, nurse o doktor. Ikasyam, tumawag sa iyong nurse para sa isang buwang supply ng mga gamot. Ikasampu, ipasuri rin ang mga kasama sa bahay, upang malaman kung sila ay nagkaroon ng TB infection. Ano-ano ang mga karaniwang side effects ng mga gamot laban sa TB? Ilan sa mga karaniwang side effects ng mga gamot ay: una, pagkahilo. Ikalawa, pagsusuka. Ikatlo, pangangati at pamamantal. Ikaapat, matingkad na kulay ng iyi, laway o luha. Ikalima, mainit na pakiramdam, pananakit o pangangalay ng mga paa, at o mga kamay. Ipaalam agad sa iyong treatment partner, nurse o doctor kung may maramdamang mga side effects. Nalulunasan ang mga ito. Ano-ano ang healthy habits para healthy lungs? May TB ka man o wala, sundin ang mga sumusunod. Una, magtakip kung uubo o babahing. Ikalawa, maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Ikatlo, umiwas o itigil ang paninigarilyo. Ikaapat, huwag uminom ng alak habang nagpapagamot. Ikalima, kumain ng sapat at masustansyang pagkain. Ikaanim, kung may diabetes, bantayan ang iyong nutrisyon. Ikapito, mag-ehersisyo para lumakas ang mga baga at katawan. Ikawalo, maging malinis sa pangangatawan upang iwas sa ibang mga sakit. Ikasyam, ayusin ang daloy ng hangin o ventilasyon sa loob ng bahay. Ikasampu, sa tuwing lalabas ng bahay, magsuot ng face mask. Magtakda ng 1 metrong layo mula sa ibang mga tao. Maghugas lagi ng mga kamay. Paano magagamit ang benepisyong handog ng PhilHealth? Bilang kasapi ng 4Ps, magagamit mo ang mga benepisyong handog ng PhilHealth. Una, alamin ang iyong PhilHealth Identification Number. Ito ang paraan upang malaman ng mga pagamutan na ikaw ay miyembro ng PhilHealth. Ikalawa, siguraduhin na tama ang impormasyon na nasa Member Data Record, o MDR. Lalo na sa mga nakalista na dependents. Ikatlo, e-update ang MDR kung mayroong kailangan palitan,
Halimbawa, mayroon kang bagong anak na hindi nakalista bilang dependent. Ika-apat, ang mga sumusunod na serbisyo ay binabayaran ng PhilHealth para sa mga miyembro nito. Una, sputum test. Ikalawa, chest x-ray. Ikatlo, iba pang laboratory tests. Ikaapat, counseling. Ikalima, medicine. Pagninilay. Isip-isip para sa malusog na mga baga. Para sama-sama, TB-free pamilya, kailangan mong magdesisyon ng tama para sa kalusugan ng lahat. Piliin ang tamang desisyon o aksyon para sa mga sumusunod na sitwasyon. Una, umabot na ng 2 linggo ang iyong ubo. Ano ang gagawin mo? A. Wala akong gagawin. B. Iinom ng regular na gamot sa ubo. C. Magpapakonsulta sa health center, clinic o ospital. Ikalawa, tinayuhan ka ng iyong doktor na magpa-chest x-ray. Ano ang gagawin mo? A. Wala akong gagawin. B. Magtatanong ako tungkol sa libreng chest x-ray ng ating barangay. Ikatlo, tinayuhan ka ng iyong nurse na magpasuri ng iyong plema. Ano ang gagawin mo? A. Wala akong gagawin. B. Makikinig sa kanyang payo at magbibigay ng sample ng aking plema. Ika-apat, kumpirmadong may TB ka at kailangan mong magpagamot sa loob ng 6 na buwan. Ano ang gagawin mo? A. Wala akong gagawin. B. Susunod ako sa payo ng doktor at magpapagamot dahil libre ang gamutan. Ika-5. Nakaramdam ka ng pagkahilo dahil sa pag-inom ng iyong mga gamot. Ano ang gagawin mo? A. Titigil na sa pag-inom ng gamot. B. Magsasabi sa aking treatment supporter o nurse, at aalamin kung paano mababawasan ang nararamdamang side effect. Ika-6. Umiwas na makipagkita sa iyo ang isang kamag-anak o kaibigan. Ano ang gagawin mo? A. Magmumukmuk sa bahay. B. Bibigyan siya ng sapat na kaalaman, upang meron silang matutunan tungkol sa TB. Ika-7. May kakilalang may sintomas ng TB. Ano ang gagawin mo? A. Iiwasan siya. B. Kakausapin siya at palalakasin ang kanyang loob. Ano ang pinakatamang desisyon para hindi mahawa ng TB ang mga mahal mo sa buhay? At doon na po nagtatapos ang ating module para sa buwan na ito. Sana marami po kayong natututunan sa tinalakay natin. Magkita kita ulit tayo sa susunod na buwan, para naman sa panibagong EFDS. At huwag nyo na rin kalimutan mag-like, mag-comment, at i-share ang video na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Maraming salamat. Follow.